special then. So sir, paano yun? Wala pa kaming group. Ayun nga. Ngayon nabanggit 7-11. So sana nung nag-post ako sa group natin sa Facebook, eh nadagdagan na. At hindi ko na kayang mag-afford ng isa pang session, wala pang grupo. Kasi dapat, ano na eh, dapat meron na tayong group ngayon para sana ang gagawin natin ngayon, pag-uusapan nyo na kung alin dun sa mga, diba last week, kung naalala ninyo, nagbigay ako ng assignment na mag-isip na kayo magiging topic. So pumili, sabi ko, mag-isip kayo ng tatlo kasi yun ang magiging activity sana natin ngayon, mag-sharing kayo kung alin dun sa mga tatlong topic na yun, yung nagkapare-pareho kayo. Para yun na lang yung magiging research ninyo. Kasi ibig sabihin nun, kung nagkapareho kayo sa isang topic, meaning yun din yung common interest ninyo. So mas maganda yun kasi hindi na kailangan ng mga argument kung alin ang pipiliing topic. So I hope meron na kayong napiling tatlo. So yung iba, sisend sa akin yung topic, hindi nyo muna siya kailangan isend sa akin kasi ang gusto ko sana pag-usapan niyo siya as a group. Kaya lang wala, since wala pa tayong group, ganito na lang ating magiging deal. So hihintayin ko yung inyong decision by tomorrow. So kapag wala pa kayong decision by tomorrow, sabihin, kung hindi pa kayo nakapagsagot ng link hanggang bukas, so meaning lahat na nagsagot, kung ano sagot nila doon, yun. Yung mga hindi nakapagsagot, automatic module sila. So sinabi ko nakaraan na kapag module, lahat sasagutin. Meaning from the beginning activity of the module up to the last activity of the module, kailangan nilang sagutin to compensate the difficulty of researching kasi medyo mahirap talaga mag-research. And yun nga, sabi ko nga, mas maganda sana researcher kayo kasi yung inihingi din naman ng module ay mag-research. So, kung di pa kayo nakapagsagot, please, magsagot po. Yung link, pinost ko na sa group, pinost ko pa sa Google Classroom. Ewan ko na lang kung bakit hindi pa nasasagutan ng iba. Okay. So, let's begin. So, sana meron na kayo naisip na tatlong topic kasi kailangan natin yan sa gagawin natin today. So kung may copy kayo ng module, please open your module 9. Skip natin yung module 8. Yun na sabi ko kanina nakaraan, pwede tayo mag-skip ng module kung sa tingin ko ay hindi na siya kailangan. Pwede tayo mag-skip. Pero kapag pag modular kayo, sasagutin niyo po lahat. Okay. So, nakikita po ba yung nalakihan ko ah. Ang ating discussion for today is research title. So, ito sana yung flow natin. Kung meron na kayong topic, as much as possible, dapat specific yan. So, meaning, halimbawa, wag naman sanang ang topic nyo, sir, ang topic ko po education. Doon. So yung education kasi napaka-broad, napakalaking topic nun. So reduce your topic to a more measurable topic. Hangga't maaari specific na siya sa problema kung education 'yan, anong problema sa education yung gusto mong sagutin. So topic pa lang 'yon. So tanungin niyo sarili niyo kung yung topic niyo ba masyadong malaki. Kung halimbawa, masyado pa siyang malaki, tanungin niyo sarili niyo ngayon. Alin doon yung gusto kong pag-aralan? Kung halimbawa, ang topic ko ay games, alin doon? Anong gusto kong pag-usapan sa games? Kasi malaki yun eh. So pag-isipan nyo yun ngayon kasi hindi kayo makakabuo ng research title kung masyado pang malaki yung inyong topic. Sige, mamaya natin balikan yan. So forward po tayo. So ang dinidiscuss ko po ay module 9. Okay, so kung naalala ninyo, balikan lang natin ng mabilis yung ating discussion. Last time, we discussed about
research. So as we said, research aims to improve our life. So main purpose is to for the betterment of our race, para maging madali ang buhay natin. Madali means hindi na natin kailangan mag-exert ng effort dun sa mga bagay na ginagawa natin. And everything around us ay result ng extenuous research ng nakaraan. So kung walang research, so maaaring lahat ng ginagawa natin ito ay kung lahat ng meron tayo ngayon, eh wala tayo. So ganun kahalaga yung research. As sinabi natin, merong dalawang malaking uri ng research. So yung quantitative and the qualitative. So pinagambing natin, we differentiate qualitative to quantitative. So maaari ba magbigay ng natatandaan ninyong difference? Pwedeng mag-open ng mic, pwedeng mag-chat. Anong pagkakaiba ng qualitative sa quantitative research? Idea? Kasi pag-uusapan din natin yan sa title. May difference din yung pagbuo ng title sa quantitative tsaka sa qualitative. Okay, sabi ni Guerrero, quantitative more on data from surveys. Tama. So sa quantitative, ang data ay nanggagaling through surveys. Samantalang sa qualitative, ang data ay nanggagaling through interviews. So ang binibilang, ang sinusukat ng quantitative is the quantity of the answer. Kung ilan yung sumagot ng oo. While the qualitative gathers experience. So kung sagot mo oo, bakit? Ano ba yung naging karanasan mo? Bakit oo yung sagot mo? So ganun yung data ng qualitative and quantitative. Meron pa ba? Si Guerrero lang ang nakatanda. Meron pa bang iba? Kahit yung konti lang na natandaan ninyo, sana meron. Save us you din po. Okay? So ano pa? Yung quantitative, sige ako na magdalagdag. Yung quantitative, gumagamit siya ng statistical treatment para ma-interpret yung isang data, isang set of data. Samantalang yung qualitative, maaari siyang suriin or interpret through theories, through validation of experience para makabuo pa ng bagong theory. So yun ang qualitative. Sabi dito, sa quali may mga charts. Actually baliktad, sa quanti ang may charts. Yung quanti ang may charts, samantalang sa quali statements ang nilalagay natin. So kasi yung since quantifiable yung mga data sa quantitative, sabi ng quantifiable, nasusukat, nabibilang, so pwede natin siyang i-represent through graph. Ilan yung sumagot ng oo, 50%, 10%, ganun. So qualitative, hindi siya pwedeng i-represent sa graph kasi iba-iba yung reason. Iba-iba yung reason ng mga sumagot. So although pwede natin siyang gawin ng thematic analysis para magkaroon ng graph, pero ang mas ginagamit sa qualitative ay direct quotation ng statements. So, kino-quote natin yung statements. Yung ayan, frequency distribution tables. So yun, sa quantitative yun. So hindi natin gagamitin yun sa research natin ngayon. At tin-discuss din natin last time na meron tayong ilang mga research methods na gagamitin. Pipili kayo ng isang research method na gagamitin para sa qualitative research. So, una ay ethnography. So, sinabi natin pag ethnography, didiscuss ko na lang mabilis. Ethnography, ang researcher ay papasok from being an outsider, papasok siya sa isang culture. So, at gagawin niya kung ano ginagawa nila, makikipamuhay siya, sasama siya, more on experience, tama yung sabi ni Merida, sasama ka sa pinag-aaralan mong culture, at yung experience ng researcher ay magiging data para sa kanyang study. So aside from observation from the outside world, yung experience mismo ng researcher ay may tuturing na data. So yung sa quantitative bawal 'yon kasi dapat objective yung data. Ibig sabihin, hindi nakikialam yung researcher or interference ng researcher. Samantalang sa qualitative, napakahalaga ng subjectivity ng researcher. Dapat may alam yung researcher sa kanyang pinag-aaralang kultura.
sa ethnography. So dapat naranasan niya yung naranasan ng bawa, kung pinag-aaralan mo ay tukos sa Grab Food, dapat naranasan mo din yun para makapagsalita ka para sa kanila. Sa phenomenology naman, so yung researcher ay isang mere observer. So ang ibig sabihin nun, makukuha niya yung experience ng pinag-aaralan niyang kultura through interview. So base dun sa statements or sa sharing of experiences ng mga taong kasama dun sa culture. So magkaiba siya kasi, magkaiba siya sa ethnography kasi sa ethnography, first-hand experience. So yung nakikidanas ka. Kasama na din dun yung interviews, observations. While sa phenomenology, second-hand experience. So base lang dun sa narinig mo, base dun sa statements na sinabi nila sa'yo. So yun yung phenomenology. Sa historical, approach, so from the word itself, historical means gumagawa tayo ng history. So nagsusulat tayo ng, nagko-collect tayo ng mga archival data, ng mga oral history para alamin yung pinagmulan ng isang kultura, pinagmulan ng pangalan ng lugar, pinagmulan ng o kinalakihan ng isang kilalang bayani, bakit ganun ang pangalan ng isang street. So, yun. Kasama yun sa ano naganap sa lugar na ito. So yun ay historical approach. Pang-apat ay case study. So sinabi natin sa case study, dapat ito ay isolated case. So meaning, maaari siyang katulad siya ng phenomenology o ng ethnography, pero mas malapit siya sa ethnography, pero dito limited siya sa madalas isang tao, isang pamilya o isang grupo lang ng tao. Kasi case study nga eh. So meaning isolated case, hindi siya madalas nangyayari. So an example ko niya last time ay nung nagkaroon ng unang kaso ng COVID, which is very isolated case noong panahon na yon, isolated case, kaya inimbestigahan saan siya nanggaling, saan bansa siya nagmula, anong strain ng virus ang kumapit sa kanya, paano nagkaroon ng hawaan, etc., etc., etc. So, lahat ng bagay tungkol doon sa isang tao na yon, aalamin. Kasi ang focus ng study at ang primary source ng data ay yung tao na pinag-aaralan sa case study. At panglima, hindi ko ito nabanggit, ay content analysis. So, dapat hindi ko ito nabanggit noong nakaraan. So, content analysis, susuriin mo yung validity ng isang established content. For example, susuriin mo yung nilalaman ng Noli May Tanghir. Example, or di ko lang kung ginawa nyo na to ng junior high school, about feministic approach on specific characters of Noli May Tanghir. Actually, pinresent ko yan sa isang conference. Si Cis ang sinuri ko kung bakit pinatay ni Rizal si Sisa, bakit pinatay ni Rizal si Maria Clara. So yun, ang tawag doon ay content analysis. So ang purpose ay is to validate or to create a new interpretation of an existing data. So wala kang i-interviewin, wala kang papasukin experience, kundi pagbabanggain mo yung mga existing data para makabuo ng bagong data. So ginawa ko, feministic approach, existing data versus dun sa Noli May Tanghir ni Rizal. Yung pinagbangga ko, nagkaroon siya ng bagong perspective. So yun yung lemang pwede niyong pagpilian. So pwede niyo idagdag yung grounded theory, hindi natin pwedeng gawin kaya hindi ko na diniscuss. Yung grounded theory means from nothing, magsisimula kayo sa wala, then bubuo kayo ng teorya. So meaning hindi naman sa trial and error. Kumbaga parang experimental approach siya in qualitative. Kasi ang goal nito ay makabuo ng bagong teorya. Kaya hindi ko siya diniscuss kasi ayoko na makadagdag pa doon sa kalituhan ninyo. So, yung pwede niyo idagdag po yung content analysis ha, para actually among the five, ang pinakamadali ay content analysis kasi pwede niyo gawin to ng nasa bahay lang kayo. Yun nga lang, ang problem doon sa content analysis, marami kang kailangan basahin. Kasi pagbabanggain mo yung dalawang existing data para makabuo ka ng bagong set of data. Okay. So bakit ko diniscuss yan? Kasi lahat yun makakaapekto sa pagbuo ng isang research title. So magkaiba yung title ng isang content analysis
sa title ng isang case study, sa title ng isang ethnography, sa title ng isang phenomenology, at ng historical approach. So magkakaiba sila. For generally, sabi dito sa second paragraph, research title summarizes the main idea or ideas of your study. Hence, a good title contains the fewest possible words needed to adequately describe the content and or purpose of research paper. According to University of Southern California, 2017, title is perhaps the most single most vital element of your research paper. According to Maxine Hairston and Michael King, a good title has several functions. First, it predicts content. Second, it catches the reader's interest. And third, reflects the tone or slant of the piece of writing. And fourth, it contains keyword that will make it easy to access by a computer search. So, bigyan natin ng konting discussion. So, napakahalaga ng research title kasi kapag mali yung research title, mali lahat. Ganun siya kabigat. Kaya nagsisimula tayo sa research title. Unlike sa pag nagsulat ka ng essay, pwede kang mag-start muna sa sulatin mo muna yung buong essay tapos tsaka ka na mag-isip ng catchy title, 'di ba? Pero dito sa research hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Pag sa research sa creative writing kailangan yung title something na hindi ma-expose agad yung nilalaman sa loob. Kumbaga, ma-urge mo sila na basahin yung essay or yung story. Diba? Ganun sa creative writing. Pero sa research, hindi. As much as possible, pag binasa mo yung title, number one, makikita mo na agad yung content. So, nasa title pa lang, alam mo na kung ano ang magiging discussion ng research na to. At dahil halos nakalagay na sa title yung mangyayari sa research, at yung purpose ng research, makakakuha ka ng interest. Kasi meron siyang specific discipline at makikita agad sa title kung ano ang yung method. Pero syempre, hindi mo sasabihin directly. It reflects the tone or slant of the piece of writing. So makikita agad sa pagbuo pa lang ng title kung gaano ka-critical yung paper. Kung pipitsuging papel lang ba yan o magaling ba yung isang researcher. Makikita agad sa pagbuo ng title. And fourth, it contains keyword that will make it easy to access by a computer search. So ang kinaiba ng research title sa isang title ng isang creative writing, yung title ng research ginawa siya para mas madali siyang mailink sa susunod pang research. So halimbawa, ang tinype ko ay research about Maria Clara. No, ganun, tinype ko sa Google. Research about Maria Clara. So yung mga title ng research, madalas may Maria Clara din sa title. Hindi katulad ng bawa, gumawa ka ng story about heroism. So yung title ng mga libro, hindi tungkol sa heroism, walang word na heroism. So ganun kahirap maghanap sa creative writing. Unlike sa research, yung mga keywords makikita mismo dun sa title. However, before attempting to write your research proposal about phenomenon of interest to you, you need to spend more time thinking about and reading about, theorizing, rethinking, and discussing your ideas with colleagues and experts in the field in your area of interest. So according to paper title of proposed research 2017. So how to construct a title? As a researcher therefore, you want to make sure that the title, wala pala akong salamin, captures all necessary facts of your topic. Research title should be developed early in the research process because it helps you to anchor and focus yours on the study in as much as research problem does. So actually, sa process, dapat yung pinagawa ko na sa inyo yung step one, mag-isip ng possible topic. Yun yung step one. Step two, mag-isip mula doon sa topic, ano ang problema ang gusto kong malaman? So, halimbawa, ang aking topic ay Noli Metangere. Di ba? Ang laki ng Noli Metangere. Napakaraming characters, napakaraming chapters, etc. So, ano problema ko sa Noli Metangere? Ang problema ko, ganun yung step two, ang problema ko,
bakit kaya pinatay ni Rizal si Maria Clara? Diba? Yun ang tanong ko sa sarili ko nun eh. Bakit kaya pinatay ni Rizal si Sisa? Diba? So ano kayang reason? So yun na yung step 2. So iba yun sa nakasulat dito eh. Kasi step 1 pa lang yung sinabi ko. Tapos, ayun, sabi nga, ask yourself a few questions about your study and make note of your answers. What does the paper seek to answer and what does it accomplish? This will help you to create and going through each selection of the paper and finding the most relevant information. So, tanongin nyo yung sarili nyo ngayon. What is my paper about? Or what method or design did I use? Or will I use? Kasi gagawin nyo pa lang. Who or what was the subject of my study? What were the results? So, masyado nga mabigat tong tanong eh, di ba? Masyado nga mabigat yung tanong. So, gawin nyo na lang. Tanongin nyo yung sarili ninyo. Gamitin na natin yung mas madaling technique ko. Ito na lang. Una, may title, mayroon na kayong topic, di ba? May topic na kayo. Tanungin nyo ngayon sarili ninyo. Mula sa topic ko na ito, ano bang problema ko doon? Ano bang gusto kong malaman doon sa topic na yon? Kasi kung wala kang gustong malaman doon, edi wala kang i-research. Kasi nga, sabi nyo nga na nakaraan, ang research, aim niya masagot yung isang problem. Magbigay ng solution sa isang problem. So kung wala kang problem sa topic na yon, X na yon. Kasi sabihin, hindi siya magandang topic para sa'yo kasi wala kang maisip na problem. So pag meron ka ng problem, example, balik tayo doon sa example ko kanina. Ang topic ko, no limit angiri, ang problem ko ay bakit kaya niya pinatay si Maria Clara? Bakit kaya niya pinatay si Sisa? Then, pangatlo, pag naisip nyo na yon, kung yun yung problem ko, alin kaya sa mga method na diniscuss ni Ginong Jato, ni Sir Jato, ang pwede kong gamitin? Kailangan ko bang pumasok sa isang culture? Hindi, kasi libro yun eh. Kailangan ko bang mag-interview? Kasi para malaman kong karanasan nila, imposible yun. Kasi character lang naman si Sisa, hindi naman. Saka hindi ko naman may interview si Rizal kasi patay na siya. So, X na din. Historical approach, hindi siya masyadong historical eh. Diba? Hindi siya masyadong historical. Kasi fictional characters sila. Unless may makita akong data na mayroong basihang historical yung mga pagpatay niya kay Rizal. So, tentative yung historical. Ano pa? Case study, hindi lang naman si Sisa at si Maria Clara ang namatay na babae sa mga kwento. So, hindi siya isolated case. Diba? Ano na lang natira sa akin? Content analysis. So, bakit content analysis? Kasi libro siya. Libro siya. Hindi mo naman pwedeng interviewin yung libro eh. So, content analysis. Ngayon, kung content analysis yung gagawin ko, anong teorya ang pwede kong gamitin? So, nakailang tanong na pang-apat na yon. Ano ngayon ang pwede kong gamiting pambangga na teorya? Kasi content analysis eh, kailangan may babanggain ng teorya. It's either sasabihin mo sa kanyang sa unang document, gamit yung pangalawang document, sasabihin mo sa unang document, mali ka. Ganon katapang yung content analysis. Mali ka, tama ka, o kaya mo yung ginawa kasi ito yun. So, yun yung pangatlo. Nagpapaliwanag siya. So dun ako sa pangatlo. Hindi, syempre hindi ko pwedeng sabihin mali si Rizal kasi maraming aaway sa akin. So, bakit pinatay ni Rizal? Yun yung gusto kong sagutin. So, anong gagamitin ko? Feministic theory. Feminist theory. Bakit? Kasi babae sila. So, pwedeng ganon. So, bakit? Anong power ng mga babae sa kwento ni Rizal? Although may research na akong ganon. So, nasagot ko na yung apat na tanong. So, dahil nasagot ko na yung apat na tanong, pwede na akong bumuo ng title. Opo. So, ganon nyo din tanongin yung sarili ninyo. Una, ano ang topic ko? Pangalawa, anong problema ko sa topic ko? Kung wala kang problem, X. Kung may problem ka, ilista mo. Pakilista po yung naisip niyong problem kasi mamaya makakalimutan niya. Pangatlo, kung meron ka ng problem, paano ko kaya ito masasagot? So balikan niyo yung limang diniscuss ko. Ethnography, phenomenology, historical, case study, content analysis. Isa-isahin niyo lahat yon. Isa-isahin niyo lahat. May possibility ng dalawa. May possibility ng dalawa maisip nyo. Okay lang yun, ilista nyo lang.
kung dalawa ang maging sagot. Then, panglima, kahit sa alin man sa mga yan, pwede kang gumamit ng teorya. Kasi actually, nabanggit ko naman yun, di ba? Ang data ng qualitative, sinusuri siya using a theory. So, kung ito ay content analysis, kailangan may theory ka na. Pero kung ito ay phenomenology or ethnography, kahit to follow na lang yung date, yung teorya kapag nandun na tayo sa theoretical basis. Pero pag content analysis ka, kailangan meron ka na agad na teorya. Kasi pag wala kang teorya, hindi ka makabuo ng title. Okay? Sa case study, hindi pa naman din kailangan. Sa historical, hindi pa naman din kailangan. Kahit to follow na yon. So, kung content analysis po kayo, kailangan nyo mag-research ng theory. Okay, balik tayo. So, ito yung ilan sa mga format ng title. Una, yung paglalagay ng subtitle. Parang pelikula lang, di ba? Subtitles are quite common in social science. And if you feel that a subtitle might be needed to give you more immediate detail about sample, you can do this by putting the information after a colon. So usually, yung unang part, yun yung catchline. Tapos yung second, yung subtitle, yun yung mag-explain sa research. For example, ang title ng thesis ko ay Jollibeeization ng Bayan. So yun ay phenomenological and ethnographic research. So Jollibeeization ng Bayan, colon, pagkilatis sa rasyonalisasyon ng Jollibee sa Bayan-Bayanan Avenue, lungsod ng Marikina, ganyan. So dun, yung kung mapapansin niyo, yung title ko halos sinabi niya na kung tungkol saan yung research ko, pagkilatis sa rasyonalisasyon ng Jollibee sa kahabaan ng Bayan-Bayanan Avenue, lungsod ng Marikina. So yun na yung buong research ko, kahit hindi mo basahin yung thesis ko, alam mo na tungkol yan sa pagsusuri ng Jollibee at yung rasyonalisasyon. So, ganun dapat yung maging content. So, bakit ka naglalagay ng subtitle? First is to explain or provide additional context para mas maging malinaw. Add substance to a literary or imaginative title. Sabi ko nga, yung unang part kasi catchline yon. So, dapat medyo kakaiba. Kakaiba yung dating ng first ng catchline. Then, yung after ng colon, yun yung mag-explain. C qualifies to geographic and temporal scope. So minsan sinasabi doon sa hindi pala minsan palagi pala sinasabi doon sa subtitle kung ano yung scope. Geographical. For example, sinabi ko Bayan-Bayanan Avenue, lungsod ng Marikina. So yun yung geographical scope. Focuses on investigating the ideas. So anong idea yung ini-investigate ko? Rationalization. Identifies the methodology. So pagsusuri pagkilatis sa rationalization ng Jollibee. So although hindi ko nilagay doon kung ang methodology ko ethnography, so dahil doon sa paglalagay ko ng pagkilatis, so pwede siyang bumagsak sa ethnography and phenomenology. So kung actually pwede siyang pumasok sa lahat. So Filipino in example ko kasi Filipino major ako. Pero kung ang lalagay ninyo, sample content analysis, bawa ang kung gagawa ko ng title kay Maria Clara na may subtitle, ay pwede kong ilalagay na Maria Clara and Sisa, colon, results empowerment on female characters. O, ganun. Results empowerment in female characters in view of feministic approach. Pwede ganun. Nilagay ko na direkta kung ano yung approach na gagamitin ko. Kung content analysis yan. Kung ethnography, pwede ko sabihin, alam mo magandang culture. Ano bang tawag yun? Ang sample, angkan-angkan. Ethnographic study on, pangit yung angkan-angkan. Okay. The long lost shoe. The long lost shoe, para di nyo magamit. The long lost shoe, colon, ethnographic research on the dyeing industry of the dyeing shoe industry of selected, the dyeing
ethnographic research on the selected struggling shoe factories in Marikina City. So yon, meron akong title, di ba? Bakit ganon? So yung unang part, medyo fancy, di ba? The dying or the long lost shoe. Ang nawawalang sapatos. Di ba? Pwedeng ganon. So medyo fancy yung unang part. Then subtitle, lalagay mo na ano tungkol sa talaga yung research mo. So usually ganon yung mga title sa qualitative kasi mas attractive. How to write a final title. So write your working title to become your final touch. You're finished with your research. Actually, hindi mo kailangan matapos yung research para ma-finalize mo yung title. Kung natapos mo yung chapter 1, dapat okay na yung title. Kasi kapag pabago-bago ka ng title, mababago yung research. So, X natin yung sinabi niyo yun. The final research title should capture the entirety of your research. Indicate accurately the subject and scope of the study. Do not use abbreviation or acronym unless commonly known. Positive impression and capture the reader's interest. Ayun. So nakalimutan ko na ano. So, 'di ba kanina naalala niyo sinabi ko yung term na dying tapos pinalitan ko siya ng struggling. Kasi as much as possible huwag natin ipakita agad na sobrang negative nung content ng research. So, yung struggling, medyo mas improve na isa sa dying. Pero dapat, huwag naman maging fancy masyado. So, dapat realistic pa din. So, hanggat maaari, huwag masyadong hard yung paggamit yung negative words sa title. Organize the format. 5 to 15 substantive words and avoid redundant words. So, yun. As much as possible, 15 words lang ang haba ng isang research title. As much as possible. Sa UP nga kasi merong ano eh. Merong 30 words, merong 40 words. So, pero in a standard format, dapat 5 to 15 substantive words. So i-edit ko pa naman yan, pero mag-draft na kayo. So example of a research title in declarative or statement form. Ayoko ng ganitong title. Yan, declarative, some factors that influence a child outside of school, impact on consumerism, on society and environment. Actually, mas ano eh, medyo boring kasi yung title, kaya mas gusto kong lagyan nyo siya ng colon, yung naunang format na sinabi ko. Bawa, maghanap tayo ng isang i-improve natin yung title. Increasing self-efficacy, ayoko niyan. Impact of consumerism on society and environment. Factors that influence. Sabihin natin cooperative learning. Pwedeng halimbawa, sabihin natin wow. Ang pangit na naiisip ko kasi pangit yung topic eh. For example, learning together, yun na lang. Learning together was effects of cooperative, wala na yung da. Effects of cooperative learning on students' achievement. So mas para sa akin na as a researcher, mas catchy kapag mayroong catch line then subtitle. Sana ganun yung gawin nyo. Pwedeng interrogative pero boring yung ganitong title. Although mayroong gumagawa nito, pero para sa mga researcher, boring yung ganitong title na nagiging tanong. So examples of research title with subtitles. Yan. Overcoming adversity, death of a loved one. Ethics versus politics, ang ganda. Ganito. Ethics versus politics. Are political big brothers neat and clean to avoid unfair deals? Maganda yung title. Ayoko niyan. Pangit no number 4. Glass ceiling, is it durable or eco-friendly? Ako parang survey.
mas ang best example sa akin yung number 2, maganda siya. Kaya lang wag sanang tanong. Siguro ethics versus politics. Analysis on political Big Brother's kasi parang tungkol to sa ano eh. Tungkol yan sa cartel. So, sige, basta ano, as much as possible, meron kayong ganyan, catch line, tapos meron kayong subtitle na hindi tanong. Although, pine-prescribe naman ng pine-prescribe ng inyong module, pero as your research advisor, ayoko po ng tanong kasi ano, mas maganda kung hindi siya patanong. Okay? So kung mag-suggest kayo sa akin, as much as possible, ayoko nang ako yung nag-iisip kasi para saan pa yung gawa ninyo. So magpasa kayo sa akin, then ako, magsasuggest lang ako, magko-comment lang ako kung paano nyo siya pwedeng ayusin. Okay, ito para sa ating gagawin. So since wala pa tayong grupo, lahat po ay individual muna. So kasi kung grupo kayo, isa-isa lang ang ipapasa ninyo. Eh, individual pa tayo, wala pa tayong grupo. So, activity 1, lahat po muna kayo gagawa. So, write at least 3 working research title and explain for your reason of choice for the first, second, and third option. So, actually, baliktad siya. Dapat nauna to. Choosing your topic, baliktad to. Dapat ito muna yung nauna. So, write your topic. Yung naisip yung topic, wow, ako, Noli Metanghere. Bakit? Write your explanation. 2, sabihin natin, ang Kan Festival. Number 3, ano bang magandang Jollibization. Ang pangatlo. Tapos explain ko kung bakit. Then, wala din sa mga sinulat yung 3 topics, buuan, gawan nyo siya ng tigi-isang title. Okay? Gawan nyo po siya ng tigi-isang title. Actually, advantage nito sa inyo kasi marami kayong choices pag usap-usap na kayo sa group. So, yan. Draft your first title based on the first topic below. Yan. Then, write your reason. Actually, medyo parehas lang yung reason sa baba. Second option, based on the second topic. Third option title based on the third topic. Okay? Malinaw po ba? Malinaw po ba ang gagawin? May question po ba? Sabi ni... Sorry, ngayon ko lang nakita yung ano. Sir, ano pong gagamiting language sa research? Sige, sagutin natin po yung... Ano yun? Parang clickbait. Actually, oo. Baga ano siya, pain nyo siya sa mga reader. So catchline yung tawag namin siya, tawag namin doon sa research, catchline, kasi makatawag pansin yung may mga ganong gamit. Example, perception of grade. Perception kasi ay quantitative. Kasi bibilangin mo eh. Unless yun nga, statement form. Bawa, interviewin mo sila isa-isa. Perception of selected senior citizen on Sinovac vaccine. Yun, okay yun. And basta verbal. Kasi pwedeng madaling bilangin yung okay sa hindi okay. Pero bakit okay sa kanya? Bakit okay sa kanya? Bakit hindi okay sa kanya? Bakit hindi okay sa kanya? Maaari kasing magkakaibe. So, yun yung dapat nating makita. Kung gusto niyo na medyo may pagka quasi title, sabi ng quasi mix ng quantitative qualitative, okay lang naman as long as majority ay qualitative. Kumbaga ang quantitative doon ay presentation lang. Sinasabi niyo lang ilan yung sumagot ng oo, na hindi, pero yung mas malalim na pagsilip doon sa sorry, nagaling ko muna yung screen share. Mas malalim na pagsilip doon na reason, yun yung gusto kong makita. Yung reason. Example, yun nga, yung sa Sinovac. Bakit ayaw ni Senior A? Bakit,
kapareho ba yung dahilan kung bakit ayaw ni Senior A tsaka ayaw ni Senior B? Mari kasi si Senior B, ayaw niya ng Sinovac kasi sabi ng anak niya. Yung isa ayaw niya kasi nabalitaan niya sa TV ganito. Isa ayaw niya kasi ano, mas gusto niya yung gantong brand. So magkakaiba ng reason. So yun yung gusto natin makita. Sir, ano pong gagamitin language sa research? Siyempre, for your convenience, dapat talaga Filipino. For your convenience, gusto ko sana Filipino. Kaya lang, hindi siya for your convenience. Mas mahirap, na-try namin last year, Filipino yung practical research one, mas nahirapan sila kasi yung available data ay English. So ano nangyari? Nagta-translate sila. Tawa lang ako ng tawa ba nagbabasa. Kasi gino-Google Translate. So, English na lang. English na po ang gagamitin nating language for our practical research one. Although we discuss in Taglish, pero syempre in paper, sa black and white, ano po, English. Kasi mas madali siya kasi majority ng available data, local and foreign, ay nakasulat in English. So hindi na kayo mag-Google Translate. At huwag niyong gagawin yan. Usually, yung tanong nasa introduction. In research, no. Hindi siya nakasulat sa introduction. Ang tanong ay nasa statement of the problem. So, usually ang introduction, na pre-empt ko na yung susunod natin yung discussion, introduction ay pagpapakilala bakit ito yung topic mo. Sa dami ng title sa buong mundo, sa dami ng topic, bakit iyan ang naisip mong itopic? So, ipapakilala mo siya in worldview, in international view, in national view, in city context, to down to your research local. Bakit siya mahalaga? Bakit mo siya gagawin? Pero saka natin gawin, saka natin pag-usapan yan. Title pa lang tayo. I forgot ano ang research title namin noon. But it has something to do with fake news. Okay lang yung fake news. Pero alin doon yung gusto ninyong pag-aralan? Alin doon? Kasi kung bibilangin mo lang kung ilang beses siya na fake news or ano ang pananaw niya sa fake news, although it's qualitative pero mababaw. Think something deeper. Kasi umaga, kung nagawa nyo na siya noon, dapat medyo palalimin nyo pa. Although maganda na yung meron kayong nagawa noon, pagyayamanin nyo pa siya. Nahanap ko yung sa amin about sa amin habang nagdi-discuss nakasave sa GC. Sige. Yun. So magpo-post po ako ng submission sa ating Google Classroom. So mahalaga mag-submit kayo kasi magko-comment ako doon. So kung hindi ko lang kung pinapansin niyo yung mga comment ko, pero nagko-comment po ako sa mga gawa ninyo, paki-click po yung kung PDF yan, i-click ninyo yung gawa ninyo, lalabas doon yung mga comment ko. Yung topic po na isip namin, pwede po ipatingin sa inyo kung okay lang sa Messenger po. Hindi, doon niyo nagawin sa ano, dito niyo nagawin sa activity para tag dito. Para at the same time, nakagawa na din kayo. Sige, yun. Yun, balikan natin ha. So, pasensya, overtime na 7 minutes. Balikan ko lang. Ito po yung process natin ha, para maisip ninyo kung paano kayo makabuo ng title. Una, ano ang topic? Pangalawa, anong problem nyo sa topic? Pangatlo, kung meron akong problem sa topic, paano ko siya sasagutin? Diba? Yung paano ko siya sasagutin? Alin doon sa na-discuss nating limang research method, yung sa tingin ninyo, saswak doon sa mga yon. And, kung kaya na, hanapan nyo siya ng theory. Hanapan nyo siya ng teorya. Mas, pag nakakita kayo ng magandang teorya, ahead na kayo sa iba pa ninyong kaklase kasi isa yun sa pinakamahirap hanapin. Pero kung wala pa, okay lang as long as nasagot niyo yung unang tatlo, then draft your research title para maipasa ninyo, makapag-comment ako para matulungan ko din kayo. So remember, may kasunduan tayo, kahit ako lang ang nagsabi, na ihintayin ko po ang inyong decision by tomorrow kung kayo ba ay magre-research or mag-modular. So kung hindi kayo sumagot, automatic modular. Pakiparating po ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga kaklase ninyo na sumagot po dun sa ating survey para maigrupo ko na kayo
At para malaman ko din kung sino yung mag-modular. Okay, may tanong pa po bago tayo matapos? Question? Ay, sabi ni Garcia, wala na daw. Okay, kung wala na pong question, maraming salamat po sa pag-attend. And may kulang pa pala ako sa inyo sa Filipino. I-upload ko yung video. Medyo hindi pa gets. So, sige, magtanong kayo kung ano hindi pa ninyo na-gets. Kasi pagdating dito, pag after natin ito, medyo mahirapan akong sagutin. May category po ba ang paggawa ng topic ko kahit ano po? Sabi ko nga last time, open ako sa kahit anong topic as long as, una, hindi kayo lalabas. Hindi kayo lalabas. Ayokong idahilan ninyo ako. Sige po, okay lang kung maaga ka mag-out. Dapat yung title ninyo, sa data gathering ninyo, isipin nyo na dapat yung respondents ninyo o yung pagkukuha nyo ng data ay hindi dapat kayo hingin na lumabas kayo ng bahay kasi mapapahamak ako. Pangalawa, dapat magkasya siya in one semester. Kasi kung yung topic ninyo ay kasing promising ng masteral thesis o pang doctorate, eh baka umulit kayo ng PR1. So dapat enough para matapos yung baga, meron na kayo naiisip niya na saan ako kukuha ng data, sino yung interviewin ko, anong gagawin, anong babasahin ko. May naiisip na kayong ganun. Pag wala, it's either di kailang kayo naghanap o baka masyadong mahirap yung title. So yun yung dapat niyo consider. Wala tayong limitation sa kung anong dapat i-topic. Siguro wag lang yung masyadong, alam niyo na, mahalay, wag lang bastos. Kung political, as long as fair, as long as reasonable, okay lang sa akin. Pero hindi ko kayo ina-urge maging aktivista, ha? Paalala lang. Bawal po grounded theory. Baka hindi ka matapos pag grounded theory. Kasi ano to eh, mixture to ng ethnography, ng phenomenology, ng iba pang methods. Mixture siya. Kaya usually nasa master's degree yan. Sila yung bumubuo ng teorya. Sila yung bumubuo ng teorya. Kaya mahirap tong part na to, grounded theory. So, huwag nyo munang gamitin. In some other time, pag nasa college na kayo, gamitin. So, question? Wala na? So, yung kung naguguluhan kayo, mag-post lang ng tanong sa Google Classroom. Sisikapin ko masagot agad. Okay? Sige, overtime na ako ng 12 minutes. Hindi po, salamat sa pag-attend at i-upload ko itong video na to para mabalikan ninyo. Salamat!